Sino ba talaga ang makapapasok sa kaharian ng Diyos? Paano ko matitiyak ang aking destinasyon sa walang hanggan? Ang sagot sa katanungang ito ay malinaw na makikita sa pagkakaiba sa pagitan ng mga taong may buhay na walang hanggan at sa mga taong walang buhay na walang hanggan. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay, ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Unang Juan Kapitulo 5 Versikulo 12. Kaong mga nananampalataya kay Kristo at tinanggap ang kanyang handog bilang kabayaran ng kanilang mga kasalanan at sumusunod sa kanya ay bubugulin ang walang hanggan sa langit. Ang mga tumanggi sa kanya ay pupunta sa kapahamakang walang hanggan sa apoy ng impyerno. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos, Juan Kapitulo 3 Versikulo 18. Kung paanong ang langit ay kamangha-mangha para sa mga sumasampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas, ang impyerno naman ay kahindik-hindik para sa mga taong tumatanggi sa kanya. Ang ating mensahe para sa mga naliligaw ay magiging mas maalab kung nauunawaan natin ang katwiran at hatol ng Diyos sa mga taong tumatanggi sa kapatawaran na inilalaan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Malinaw na itinuturo ng Biblia na may isang daan lamang patungo sa kalangitan, ang Panginoong Jesucristo. May isa lamang daan patungo sa langit at ang mga sumasampalataya at sumusunod sa kanya ay tiyak na makararating doon. Ngunit hindi lahat ay pumapasok sa makipot na pintuan.